Ginebra First 5 na malakas daw, buo na kontra TNT. At Mikey Williams na rookie ng Talk and Text, minamaliit ang Barangay Ginebra. Malaking hamon para sa Barangay Ginebra na defending champion ng last bubble ang talunin ang number 1 sa elimination round na Talk and Text, mga ka-idol. Alam naman nating lahat, mga ka-idol, na talagang mahihirapan ang Barangay Ginebra, lalong-lalo na nga sa ipinapakitang performance ito. At kung titingnan natin ang performance ng Talk and Text, talagang solid ito, mga ka-idol, lalong-lalo na din at nandyan nga itong rookie na si Mikey Williams. At naniniwala rin tayo, mga ka-idol, na hindi rin man papayag ang defending champion na Barangay Ginebra na basta-basta na lang silang lampasuhin ng Talk and Text. Kung kaya't gumawa nga ng paraan itong si Coach Tim Cone na maaaring bagong first 5 na tatalo sa Talk and Text. Isa pang update, mga ka-idol, kung saan isa sa may pinakamaraming bashers ngayong season, itong si Christian Standardinger. Siya na nga ang tinaguriang rebounding champion ngayong Philippine Cup 2021. Tinalo nga nito si Greg Slaughter, kung saan mas maraming nailaro itong si Christian Standardinger. Update din naman, mga ka-idol, kung saan nagsimula na nga ang quarterfinals sa pagitan ng San Miguel Virmen at Northport Batangpier, kung saan tinalo nga ito ng isang puntos lamang, mga ka-idol, na nagtagumpay nga ang San Miguel Virmen kontra Northport Batangpier. Ngunit may isa pa silang laban, mga ka-idol, na talagang aabangan natin. At sa naging laban naman ng Magnolia Hotshots at Rain or Shine, hindi nga nagpatalo ang pambansang manok sa score na 81-70. At inaasahan din ang mga susunod pa nilang laban, mga ka-idol. Sa kabila nga, mga ka-idol, ng pagkapanalo ng pambansang manok sa quarterfinals, sinabi ni Coach Chito Victulero, "We talk about how to out-hustle and outwork our opponent. Since day one, that's our mantra. We want to outwork our opponents. In terms of talent, we're not that gifted. But in terms of chemistry and working hard, I think masasabi ko na we're number one. Kasi makikita ko naman sa mga batang to na talagang every single day, they work hard. I think lumalabas iyon sa game." Yan nga ang pagmamalaki nitong si Coach Chito Victulero, at inaasahan nga na sila ang makakakuha ng kampiyonato ngayong season, mga ka-idol. At sa pagkapanalo nga ng San Miguel Virmen, nabanggit din itong si Arwin Santos, "Alam naman namin kung saan kami dapat magtuon ng oras, lalo na sa mga pagkukulang. Kung tutusin, panalo dapat ang Northport. Kung hindi dahil sa shot ni Alex, hindi kami mananalo. Marami kaming games na dikit, pero di dapat ganun. Lagi na lang last shot. Dapat di ganun, kasi hindi lagi nasa side namin ang panalo. Mas magandang sure win. Malayo, hindi muntik, hindi pasang-awa, yung panalo talaga." At bilang co-teammate nga, mga ka-idol, ay nagbigay din ng words of encouragement itong si Arwin Santos sa isa sa mga big man nila na tila nga humihina na ang performance. At ito nga ay si Junmar Pajardo. Sabi nga ni Arwin Santos, "Alam mo, kaya mo yan. Ang mama mo, number one fan mo yan. Ayaw rin niya na maglalaro ka lang ng ganyan. Gusto niya, nag-i-enjoy ka pa rin sa trabaho mo. Naniniwala pa rin kami na ikaw pa rin. Kaya mo pang kunin yung 7-time, 8-time MVP. Kapansin-pansin din, mga ka-idol, na malaki nga ang nagbago kay Junmar Pajardo. Malamang isa na rin sa dahilan dito ay ang pagkawala ng nanay niya. Para naman, mga ka-idol, sa naging best player ng SMB sa unang pagkapanalo nila sa quarterfinals, sabi nga ni Alex Cabagnot, "Yung kumpiyansa ko galing talaga sa mga coaching staff. Kay Coach Leo Austria, they gave me the opportunity to play, so my apprehensions went away, my timing went back. Coach had the open mind and trust me, so binawian ko lang yung trust na ibinigay niya sa akin." Kung tutusin, mga ka-idol, halos magkasing lakas nga lang itong Northport Batangpier at San Miguel Virmen. Kahit kumpiyansa rin, mga ka-idol, ng Northport Batangpier itong si Coach Pido na kaya nilang talunin ang SMB. Para nga kay Coach Pido, mga ka-idol, sa susunod na laban nila sa San Miguel Virmen, ito na ang start namin to build a winning culture for this team and against the mighty San Miguel team. We're prepared, we're ready, the players are ready, we are healthy going to the playoffs. Mindset na rin ng mga players is ready na for the playoffs. Naging kaabang-abang nga, mga ka-idol, ang naging laban ng San Miguel Virmen kontra Northport Batangpier, lalong-lalo na nga at itong si Robert Bolick ay nagpapakitang gilas. Ngunit hindi nga umobra sa The Crunchman na si Alex Cabagnot, mga ka-idol. At sa susunod niyang laban nila, mga ka-idol, ay babawi daw ang Northport Batangpier. At talaga namang aabangan natin yan, mga ka-idol. Parang sa update sa top performing players ngayong season, mga ka-idol, nangunguna nga dyan ang star player ng Magnolia Hotshots
na si Calvin Abueva. At sumunod nga itong si Michael Williams na rookie ng TNT. At pangatlo nga ang isa sa mga nagpapakitang gilas na star player ng Norfolk Batangpier na si Robert Bolick. At kapansin-pansin din mga ka-idol na itong barangay Ginebra ay isa lang ang player na nakapasok sa top 10. At ito nga ay pang-sampo na si Scottie Thompson, mga ka-idol. At sa pinakita ngang galing ni Robert Bolick kontra San Miguel Beermen, hindi nga naiwasan nitong si Coach Vic Tolero na humanga kay Robert Bolick. Kung kaya't bali-balita nga mga ka-idol na maaaring makuha ng San Miguel Beermen itong si Robert Bolick ng Norfolk Batangpier. At naging usap-usapan din mga ka-idol ang tambalan ni Stanley Pringle at Terence Romeo in the future sa Barangay Ginebra. Na sinasabi rin mga ka-idol nitong si Scottie Thompson nga ay mapupunta daw sa Norfolk Batangpier at itong si Robert Bolick naman ay mapupunta sa San Miguel Beermen kung saan itong si Terence Romeo ay talagang makukuha ng Barangay Ginebra. Kung kaya't mabubuo nga mga ka-idol sa Barangay Ginebra ang The Fast and the Furious 2.0. Na talaga naman mga ka-idol for sure magpapalakas sa lineup ng Barangay Ginebra sa susunod na season. At bali-balita din mga ka-idol ang isa sa mga pangarap ng isa sa mga star player ng Gilas Pilipinas na si Dwight Ramos kung saan gusto niya rin makapaglaro sa PBA in the future at gusto niya nga maging bahagi ng Barangay Ginebra. At sa kabila nga ng mga trade rumors, marami nga nagtatanong kung totoo ba na ititrade itong si Scottie Thompson at Aljun Mariano papuntang Norfolk Batangpier at si Bolick sa SMB at si Terence Romeo naman para sa Barangay Ginebra. At sagot nga dyan mga ka-idol, confirm, according to very reliable source from SMB Camp, the Ginebra is no longer interested to acquire Robert Bolick from Norfolk. But wait, there's more. SMC top officials discuss the possible trade for Terence Romeo to Ginebra. If this push through, Romeo will be changed his jersey number from 7 to number 2. At ayon din naman sa ating source mga ka-idol, sabi dito, expectation, Terence Romeo or Robert Bolick to Ginebra. Ang reality daw, si Wami Chongson to Ginebra. Kung saan mga ka-idol ay naniniwala rin naman tayo na posible ito dahil gustong gusto rin namang makuha ng Barangay Ginebra ang star player ng Terra Firma na si Wami Chongson. Lalong-lalo na nga at nagpakitang gilas ito nung laban kontra San Miguel Beermen at Barangay Ginebra. At malamang mga ka-idol ay pinag-aaralan na nga ni El Francis Chua para makuha itong si Wami Chongson. At bago natin ipagpatuloy mga ka-idol, nais muna nating batiin ang ating mga ka-idol na lagi nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin ang ating ka-idol na si Emer Cepriano all the way from Marikina City. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin naman papawala ang ating ka-idol na si Ruel Palero at shout out din sa CCAC Alabang Muntinlupa sa mga naka-duting guard dyan na sina SG Kaintik, SG Kulas, LG Gutierrez, LG Singson, SG Reputola at Security Officer Kabasag. Mega shout out sa inyong lahat dyan and thank you so much for always watching. Kasama rin natin ang ating ka-idol at senpai ko all the way from Japan, ang babaero ng Sankyo Kase na si Nero Enriquizo. Mega shout out sa iyo senpai and thank you so much for watching. At hindi rin papuloy ang ating ka-idol na si Raymark Valdez all the way from Davao, Digos del Sur. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din naman ang ating ka-idol na si Michael Matira all the way from Modena, Italy. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin papuloy ang ating ka-idol na si Nestor Carandang. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol at ate ko yung maganda sa Japan na si Honey Jeans Vlog. At shout out din daw sa 6-footer niyang pamangkin na si Gideon Kenneth all the way from Marikina at varsity daw player sa PSBA. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At shout out din sa ating ka-idol na laging nanonood ng ating vlogs na si Kindos Lucanias. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Diyan din man ang ating ka-idol kapatid sa Giggle Family na si Linkin Park Shakol. Mega shout out sa iyo idol kapatid and thank you so much for always watching. Malaking break nga para sa star player at rookie ng TNT na si Mikey Williams ang manguna sa best performing rookie ngayong season mga ka-idol. Ngunit sa tapatan nga ng Barangay Ginebra at Tropang Giga ngayong quarterfinals, tila minamalit niya ang Barangay Ginebra. Ayon nga sa ating source mga ka-idol at malinaw na sinabi itong si Mikey Williams para sa Barangay Ginebra, TNT top rookie scorer Mikey Williams wants to eliminate Ginebra tomorrow. According to report, Williams aware
of Ginebra Never Say Die Spirit and possible upset of the series. Bilang top performing rookie na si Mikey Williams, mga ka-idol, madali nga daw nilang matatalo ang Barangay Ginebra. At tila nga hindi natatakot itong si Mikey Williams sa ipapakitang performance at pasabog ng Barangay Ginebra, dahil naniniwala pa rin siya na malakas nga naman ang kanilang lineup, at lalong-lalo na nga at nandun siya sa talk and text. At nakikita rin, mga ka-idol, na hindi na nga makakapaglaro itong si Japet Aguilar, at maaaring hindi na rin makapaglaro itong si Scotty Thompson, at nanganganib nga na maaaring dapat nga itong si Stanley Pringle ay hindi na raw makakapaglaro dahil sa injury niya. Ngunit for sure, mga ka-idol, pipilitin pa rin ni Stanley Pringle na makapaglaro siya, dahil alam niya na kailangan siya ngayon ng Barangay Ginebra. Habang mananatili pa rin sa starting 5 itong si Prince Capiral na naging best player nga sa huling laban nila ng Phoenix Fuel Master. At syempre, pilit pa rin maglalaro ng isa sa mga sharpshooter ng Ginebra na si Stanley Pringle. At hindi rin mawawala ang tinaguriang rebound king ngayong season na si Christian Standardinger. At syempre, ang pasulpot-sulpot sa first 5 ng Barangay Ginebra na si Dillinger ay maaaring maging starting 5 din ng Barangay Ginebra. At syempre, hindi rin mawawala ang isa sa mga pinagkakatiwalaan nga na player ni Coach Tim Cone pagdating sa triangle system. Ito nga ay si Jody Vance, mga ka-idol, na kahit nga hindi masyadong maganda ang ipinapakitang performance ito, mga ka-idol, pilit pa rin ipinapasok ni Coach Tim Cone, dahil daw alam niya ang triangle system at mas napapadali nga at napapagaan ang takbo ng Barangay Ginebra sa laro nila. At usap-usapan na rin, mga ka-idol, ang pagbibigay ng break at mas mahabang playing time dito kay Brian Enriquez, na inaasahan sana na pinakamagaling na rookie ngayong season, na sana nga ay mabigyan na ni Coach Tim Cone at mababad na sa laro ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na nga ngayon kontra TNT na makakaharap niya itong si Mikey Williams. Andyan din naman ang maaaring pamalit sa first 5 na si Jeff Chan, ang isa sa mga shooter din ng Barangay Ginebra na sinasabing kailangan nga ng Barangay Ginebra sa magiging laban nila kontra TNT. Bukod sa handang-handa na nga ang Barangay Ginebra na makalaban muri at makaharap ang number 1 sa elimination na talk and text, sabi nga niya, "We have been given an expected refried, so we want to do our best and take advantage of it. The guys know the road is tough and has been tough, but it starts with one step." Ngunit ang tanong nga, mga ka-idol, madepensahan nga kaya ng Barangay Ginebra ang pagiging defending champion nila? Mapatunayan nga kaya nila, lalong-lalo na kay Mikey Williams na minamaliit sila, na sila pa rin ang magiging champion ngayong season, mga ka-idol? Para sa inyo, mga ka-idol, sino nga bang karapat-dapat na nasa starting 5 ng Barangay Ginebra para matalo nila ang talk and text? At ano nga ba ang dapat gawin ng Barangay Ginebra para mapatumba ng mas madali ang talk and text? Kung ano man inyong kasagutan, advice, suggestion, just comment down below, mga ka-idol. At maraming salamat sa inyong panonood.